13 araw bago ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos, pinangalanan na niya ang ilan pang itatalaga sa matataas na posisyon sa kanyang administrasyon. Isa riyan si dating Senador Juan Ponce Enrile na magsisilbing Presidential Legal Counsel. May mga napili na rin ng President-elect bilang Defense Secretary at susunod na Solicitor General. Nakatutok si Marie Zumali. Magbabalik sa serbisyo publiko si dating Senador Juan Ponce Enrile, 6 na taon matapos niyang i-anunsyo magre-retiro na. Ang 78-taong gulang na dating Senate President ang pinili ni President-elect Bongbong Marcos bilang kanyang Presidential Legal Counsel. Sabi ni Press Secretary Designate Attorney Trixie Cruz Angeles, sinabi raw ni Enrile na ilalaan niya ang kanyang panahon at kaalaman para sa bayan at kay President-elect Marcos dahil nais daw niya itong magtagumpay. Sa nakalipas na 50 taon, nagsilbi si Enrile sa iba't ibang pwesto sa ehekutibo at lehislatibo. Naka-4 na termino siya bilang senador at naging Senate President ng 15th Congress. Si outgoing Justice Secretary Menardo Guevara naman ang napiling maging Solicitor General. Sabi ni Angeles, nagpulong kahapon sina Marcos at Guevara. Sabi ni Guevara, 10 taon na ang nakalilipas, inalok daw sa kanya ang mga posisyong Justice Secretary at Solicitor General. Baka daw hindi pa yon ang tamang panahon. Dahil mas nais daw sana niya noong magsilbi bilang Solicitor General dahil sa karanasan niya sa law firm practice sa loob ng 25 taon. Ngayon, nagbabalik ito sa kanya. Si retired General Jose Faustino Jr. naman ang napiling maging National Defense Secretary. Pero uupo muna siya bilang Senior Undersecretary at Officer in Charge hanggang Nobyembre dahil ayon sa batas, hindi maaaring umupo bilang Defense Secretary ang isang retiradong military officer sa loob ng 1 taon matapos magretiro. Bago nagretiro noong November 2021, halos 4 na buwang nagsilbing AFP Chief of Staff si Faustino. Ayon kay Attorney Cruz Angeles, nakipagpulong kay Marcos na Faustino at ang uupong National Security Advisor na si retired Professor Clarita Carlos. Kanina, ilang pang foreign diplomats ang nag-courtesy call kay Marcos. Ang Chargé d'Affaires ng Poland siniguro mag-aangkat sila ng Ukrainian wheat para sa Pilipinas para makatulong sa pag-ibsa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng tinapay. Ang ambassador ng Bangladesh nangako makikipagtulungan sa pharmaceutical sector para makapagpadala ng murang gamot sa bansa. Nag-courtesy call din ang mga ambassador ng New Zealand, Nigeria at Australia. Kabilang sa mga napag-usapan ang food security, defense, tensyon sa West Philippine Sea, digitalization at renewable energy. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.